Na po kayo? 50. 50? 50. Yes. Parehas. Oh, mga 50 na bulat, diba? Fifty-one. Pilipino. Oh, pero lumaki na po dito. Saan po ang lugar niyo dito sa Philippines? 1979 pa ako nandito. Ang tagal. Apo. May sarili akong bahay sa Pilipinas. Dalawa po. Saan yun, sir? Sa Ilocos po, saka sa Isabela po. Ah, Ilocos, saka sa Isabela. Dalawa talaga, sir, ha? Lalo. Dalawa po, bahay ko po. Wow. May family house doon, Camila pa. Pero almost wala na kami doon sa Pilipinas. Nandito na kami lahat, eh. Single father na po kayo? Nagsawa mula sa pagkabinaw, hindi mo na nagkasawa dahil ano, mas masarap yung ano, wala nagbabawal. Binata pa, hanggang ngayon. Binata pa? Meron na akong ka-live-in dati pero patay na yung babae. Oh? 18 years kami nag-live-in. Hindi na kasi uso ang kasal dito sa Amerika eh. Yeah. Wala po kayong anak nun, sir, sa kanya? Meron dalawa po. Ah, dalawa. Pero nung pina-DNA namin, hindi ko pala anak yun. Ay, pina-DNA nyo? Opo. Tapos lang. Iba pala, barkada ko po, best friend ko yung may tatay pala. Ginapang ni best friend mo? Opo, ginapang ni best friend ko. Pero yung best friend ko, wala na, sira ulo na ko, nasa mental na po kayo. Ay. Tapos yung tatay, nanay ng mga anak mo, namatay na rin? Patay na po. Ito na po. Nasa akin yung mga bata. Wala, wala namang kasalanan yung mga bata, so... Inaruga ko na lang, kahit na ano. Kasi wala naman sila kasalanan eh. Tama. Pero malalaki na sila, nasa Marine na, Navy na po sila, saka military po. Ah, puro lalaki? Isang babae sa lalaki po. Wala ka ng problema, nasa ano na sila, nasa Florida, yung isa nasa San Diego po. Wala na, may kanya-kanya ng buhay. Dito kasi pag 18 ka na, mahala ka na sa buhay mo. Independent ka na. Hanggang 18 ka lang. Pero may sarili na pa kong tirahan. Kami yung kanya-kanya kami kapatid, kanya-kanya kami yung bahay. Kasama ko yung nanay ko sa bahay. Tanong po kayo, ma'am. Huwag mo sabihing basa na rin. Saan po kayo? Saan po kayo? Dito po ako sa Davao, kasambahay. Davao, yan. Galing po ako dyan. Nag-marshal po ako dyan sa Davao, sa beach. Yan, nung matagal na. 2009 pa yata. Tagal na. Tagal na. Umuwi ako ng Pilipinas every 2 years. Sometime every 3 years, sometime every 2 years. Saan sa Pilipinas?
Sa Ilocos po, saka sa Isabela po. Ang layo. Ilocano. Ako po, Ilonggo. Oh, Ilocano po ako. Galing po ako dati sa Hawaii. Hawaii from Alaska. Pero dyan na talaga kayo lumaki, sir, no? Dyan talaga kayo lumaki. Ilang taon ka nung pumunta ka dyan? Bata pa ako, mga 9 yata. Oh. 9 to 10 years old, ganun po. Okay na rin, kahit paano, Tagalog, sabagay, dyan na rin lahat ng pamilya mo, eh, no? Di kasi ang Alaska, small island, all Filipino kahit sa Hawaii. Oo. Pero sa totoo, siya, mas marunong ako mag-Ilocano kaysa Tagalog, eh. Oo. Kasi sa Hawaii, almost salita nung puro Ilocano. Yeah. Dito sa Coach, sa Alaska, Ilocano rin. Natuto lang mag-Tagalog nung nagbabakasyon ako doon. Pero ngayon, kailangan mo rin matuto bilang mag-Ilonggo kasi Ilongga daw doon si girl. DJ, kasi mas malaki ang pagmarunong ko mag-Tagalog, mas malaki, may dollar, another dollar po ang dagdag ng resa po ko. Kasi interpreter ka po. Ay, ganun? Gawin kang interpreter pa? Yeah, kaya natuto ko mag-Tagalog kasi yun ang inahabol ko. May dagdag po lang $1 ang every oras mo po sa interpreter po. Ay, ganun. Laking bagay na rin yan, ha? $1 sa isa. O kunyari, 8 oras lang, $8. Sayang na rin, di ba? Yeah, opo. Oh. $1 sa isang oras po. Ayun, pwede. Nagtatrabaho po ako sa school district. Saka sa hospital, tuja po ako. Sa gabi, sa school po, pag-araw sa hospital po. Puro 8 oras yan, sir? Opo. Wow. 8 oras. Kita nyo, napakasipag, no? Wala namang magawa sa school, eh. Pag ano lang, 3 hours worth lang after that, nakukulang. Sa hospital naman, pag tinatawag ka na, pamisa, wala, misa meron. Wow. Sa hospital po, si NA po ako. Buti, ang daming possession. Hindi po, nag-aral po ako ng CNA po rito ng 3 months lang po. Yeah. Kayo po, kumusta po kayo? May asawa po kayo? Pero, ano na, namatay na? Oo, oh, ba? Almost. Para tayo, may doon na pala yung ano. Baka almost 1 year. Almost 1 year. 5 years yata. O, 6 years na po namatay yun. 6 years. Pero namatay sa shuttle, hindi dito sa Alaska. Sa isipang lugar po, sa shuttle po. Yeah. Kasi doon lang, ang hospital kasi po rito, ang anong hospital dito sa shuttle po eh. Pag yung talagang ibig misikat ka sa shuttle. Dito, hindi masyado doktor dito eh. Magaling. Sa shuttle po ang magaling na doktor. Mga, yung karamihan na doktor doon, magaling mga Indian. Arabo. mga doktor doon sa shuttle po. Magsalita po kayo, ma'am. Kasi ako yung sisingit-singit mamaya. Kaming dalawa yung magliligawan nito. Kasi hindi ka nagsasalita eh. Okay, hindi ka nagsasalita. Ako din, meron din akong dalawang anak. Puro college na first year at second year. At doon po sila nag-aral sa Cotabato. Saan po yung asawa nyo? Namatay. Namatay na, nasa langit na pala. Almost 1 year. Ano taon po kayong balo po? Almost 1 year na din. 1 year? Kapapatay pala ng asawa niyo? 2021. Gano namatay po, saan po? Cancer, liver. Sana.
uminom. Nung ano pa siya, nung binata pa. Mahilig uminom. At saka nag-burn out. Umiinom lang ako rito, pre, Saturday lang, pag Monday to Friday. Sunday pa yun nga. Saturday lang, 3 shot, 2 shot. Pero nagsisigarilyo yun. Pero hindi lang yung OC dito. Nag-burn again kasi malamig siya. Malamig kasi dito eh. Malamig kasi dito, kailangan mo magsigarilyo. Sobrang lamig. Nga kanina umaga nag-uulan ng snow. Sobrang lamig na yun dito. Sarap yun. Mayaman mga tao ngayon dito. Mayaman yung mga tao ngayon dito. Sige, nagsigarilyo ka pala. Bakit mayaman? Oh, nagsisigarilyo ako kasi malamig. Pag sa sobrang lamig, talaga kailangan mo mag-yosi. Pero ang... Ano lang ako, alin stick lang sa isang araw. Bisan tatlo, bisan apat, pag sobrang lamig nakakatapat. Ang mahal talaga ng stick. Ng sigaret ko yun. Mahal ang Yossi yun dito, ang Yossi. Ang isang pack lang. Kahit dito sa Philippines, mahal din. Mas mura nga dyan eh. Almost nga yung mga pag-umuwi ng Pilipinas, nagdadala sila ng Yossi, 2 pack. Dito kasi mahal ang Yossi. Kaya pag umihingi, ayaw nila magbigay kasi mahal. Bakit tahimik kayo? Ganun talaga ako. DJ, hindi nagsasalita itong kausap DJ. Mahihain. Huwag ka na mahiya, ma'am. Makakapunta ka na sa Alaska nito. Mga halo-halo tayo dun. Pero nga, DJ, maraming ice ngayon. Marami sa mga halo-halo. First snow. Oo, yun. Nag-snow. Dala na lang kami ng ano, ng mga ingredients. Nag-snow pala ngayon. Opo. Tahimik kayo. May mga magulang ko po kayo? Opo. Father ko, patay na yung mother ko. Is 82 years old. Still alive. Pero yung kapatid kong babae, 4. Tapos lalaki, bali 7 kami. Kami din. Magkapatipito din kami. Pero buhay pa yung magulang. Ang nangyari kasi dyan, yung asawa ng ulang father ko, 6 mga anak. Yung pangalawang asawa ng father ko ulit, 5 anak. Ako ang pinaka sa dalawang father ko, sa pangalawang, ako pinaka bunso. Bunso ako. Ako ang pinaka, ako ang pinaka matanda. Ako bunso, para bunso. DJ, pangalan sa bunso, DJ. Match yan. Tahimik si... Ano pangalan mo pala? Ting. Tahimik si Ting, DJ. Ting. Ting. Ligawan mo na, ma'am. Para makapunta ka na sa Alaska, dali. Pinapawisan si Madam Ting, oh. Igan. Ang init po. Hello po, kasi ako na kwarto. Maganda lugar mo sa Davao. Ano ng tourist spot siya, di ba? Maraming tourist spot dyan sa Davao. Ang dami. Yeah. Galing po kami dyan eh. Nang noong 2009. Yeah. Tourist spot. Yeah. Dati ex-military ako pero retired na military ako. Military kayo dyan dati?
dati po, pero matagal na po nung bata pa ako. Tapos after 3 years lang kinuha ko, nag-retire na po. Hinabol ko lang yung free study. Saka yung insurance niya. Maganda kasi ang benefits nun eh. Lahat pati yung mga pamangkin ko, kapatid ko, ex-military, pero yung mga pamangkin ko ngayon, nasa service kasi lang. Ang maganda kasi mag-military rito, libre pag-aaral mo, free. Kung hindi ka mag-military, magbabayad ka sa pag-aaral mo, mahal. Pero hindi guys, sa Pilipinas eh, binabayaran mo, pwede mo ilang. Sa Pilipinas, kung wala kang pera, hindi ka makapag-aaral, hindi pa pwede. Yun ang diferensya sa Pilipinas sa atin eh. Ang hirap dyan. Yeah. Kumusta pala dyan? May COVID pa rin ba? Hindi naman masyado. Parang peace naman. Yan, natatakot ako buhay sa Pilipinas dahil yan sa COVID eh. Okay na sir, wala na COVID dito. Oo yan, pwede na. So pwede na ako buhay. Budget lang problema dito sir, kasi mahal bigas eh. Mahal talaga ng bigas. Pero naman pamasahas mo DJ eh. Oo. Oh. Mahal ang bigas. But dito bigas, mahal din ang bigas dito, mahal pangkas. Pero siyempre nga lang yung mga Pinoy ang kasi nasanay lang. Ang gas po dito, almost 5 gallon. Kayo dyan sir, bihira lang naman kayo kumakain ng kanin. Yung Pinoy kasi pangunahing pagkain ng Pinoy, kanin talaga yan. Kahit wala ulam, basta may kanin eh. Hindi DJ, kahit Pilipino ka kumakain din kami ng kanin. Kaso almost iba-iba lang kanin namin. Minsan sticky rice. Alam mo yung sticky rice, alam mo mong pipigagay lang. Tapos may fried rice, tapos steamed rice, white rice. Kumakain din kami DJ ng kanin, Pilipino. Hindi natin pinagpapalit ang Pilipino, Pilipino pa rin tayo. Kahit bagoong, kumakain pa rin kami bagoong. Kahit buro. Buro, kumakain ka ng buro? Hindi pa ako nakatikim. Dati hindi ako kumakain ng buro, pinakain ako ng ate ko. Nagustuhan ko, masarap pala yung buro. Pagkain niya ng Muslim siguro? Hindi ko kasi alam na, first time ko lang na-taste yung sa ate ko eh. Burong ano sir? Anong buro sir? Binurong ano? Burong hito, saka hipon. Oh, sarap yun. Na isda. Isda, natikman ko, masarap pala. First time ko lang kumain nung binigyan ako ng ate ko. Akala ko, ang baho. Pala yung mabaho pala sinasabi, masarap pala kayo. Oo, basta mabaho, yun ang masarap. Di ba, ma'am? Basta daw mabaho, masarap kayo. Dahil yung bagoong, di ba, mabaho, masarap kayo. Kaya yung sinasabi nila ng tuyo. Pero nagluluto sila ng tuyo, hindi sa loob ng bahay, sa labas. Pinapainit muna yung mantika, tapos niluluto nila sa labas. Masarap din yung tuyo. Sausaw mo sa suka. Masarap yun. Kaso, mahal. Isang 5 piraso, $5 na. Limang piraso lang. Ang mahal. 5 na pirasong tuyo lang, $5 na. Hindi kaya sa PI, mura lang. Isang balot nga rito, $3. Isang piraso lang. Ang mahal. Mahal nga eh. Kaya yung polvoron, pipik na polvoron, bumili ako kanina, mahal din pala. Sa Seaport City. Ano yung Seaport City? Doon kami bumili ng mga Pilipino oriental. Masarap pala. Masarap ang durian sa Davao. Yes. Pero ngayon ano na, konti na lang. Mahal ang durian dito. Dito mura lang. Mahal dito. At ano pa yung mga gusto din?
Ang dami dito. Masarap din yun eh. Yung, ano, antigas, pero pag ganyan mo, parang santol. Mahal dito. Yun yung pagkain ko sa araw. Pandas din sa durian, mabaho na durian. Pero masarap, kahit nga nga sabi ni DJ, mabaho, masarap. Sa mabaho talaga, masarap yan. Bakit tahimik ka, hindi ka nagsasalita? First time kasi. Pabawisan ka. Ha? May magagalit ba? Wala naman. Baka may magalit? Wala naman. Wala ka yung amo mo, wala ba dyan? Meron sa taas. Baka pagalitan ka. Kaya tahimik ka. Oh, see? DJ, natatakot sa amo niya pag pagalitan. Yeah. Okay lang yan. Ha? Pinintindihan ng amo yun, naghahanap ng sweetheart si girl eh. Anong trabaho mo dyan? Kasambahay po. Oh, lahat trabaho mo? All around. Maganda na pala DJ. May maglalaba na DJ. Ayun, pwede. May tagaluto na. Para pag-uwi mo, timing. Pahinga ka na lang. No? Oo. Ilocano rin kasi yung ano. Ilocano rin yung amo ko. Ilocano din yung ano amo ko. Anong apelido? Loading. Ah? Loading daw. Loading ang apelido. Napapawisan ka naman eh. May napapawisan ka. Okay. Dito ka, malamig yun. Sobrang lamig dito. Pascal. Tinan mo yung damit ko. Isa, dalawa. Tatlo ng damit ko ito, lalamig pa rin. Pascal po lang apelido niya. Nila. Pascal? E di, kanano ko pala. Pascual ang nanay ko eh. Bakilala ng nanay ko kasi Pascual niya. Siguro baka ano yan. Baka ano yung relatives. Taga saan daw? Dito sila sa Buhangin. Tanong ko na lang sa nanay ko. Yung nanay ko Pascual, hindi ako eh. Yung asawa niya ang ano, Ilocana. Yung babae? Oo. Yung babae. Ilocano ako. Baka ayaw ko sa Ilocano. Masarap magluto ng Ilocano, iba ang Ilocano. Masarap. Dry. Kasi iba ang luto ng Ilonggo. Kumatenda ako ng party. Ng Pilipino, ano, maraming klaseng luto. Mayroong Bicol Express, may Ilocanong, ano, iba pala luto na Kapampangan. Parang ginugawa nila, parang sinigang, pay sinabaw sa baw. Mahilig sa sinigang. Yung ginugawa nila sa baw eh. Eh. Yung ginugawa ng Ilocano, masarap. Dry na dry, tapos preto pa yung bituka niya. Ano, DJ? Anong gusto mong ginugawa, DJ? Ilocano o Kapampangan? Mas masarap yung dinuguan na alam ko ah. Iba ginuguan na lang DJ. Iba tayimik ka, hindi ka nagsasalita. Mayayin. Ganun lang talaga. So dyan, sa akin nakilala ng mister mo dati. Dito din sa ano, Davao del Norte. So, ang asawa mong ex farmers mo, Ilocano? Farmers, hindi. Ano yun? Ang Ilonggo, Antikenyo. Parehas kay Ilonggo? Antikenyo, Kapapatay lang ng asawa mo, naghanap ka na agad. Walang ano. Friend lang.
Nakaakyat na yun sa langit. Nakaakyat na yun sa langit ah. Nakaakyat na daw sa langit yung mister mo. Bakit tahimik ka lagi mo tinatang mo ng mga... Ha? Mainit ang ka, mainit ba dyan? Ang igans. Balita tayo, mainit dyan, dito malamig. DJ, paano yan? Baliktad kami, mainit sa kayo, malamig ako. Ganun talaga? Hindi, ano? Maganda yung baliktaran? Yeah, pag nag-ano na ako ng vacation ko, baka uwi ako after walang school. July. Vacation, ayun. Vacation na ba yun? Hindi pa ina-approve yung bakasyon ko. Basta final ko lang unang malalaman ko pa sa ano. Kung na-approve o hindi. Mahirap humingi ng bakasyon dito. Hintay mo pa-approvean. Mm-hmm. Basta sila dito na yung bakasyon ko. Wala pang... Yeah. Bali, bakasyon. May hina ng signal. May hina na yung audio mo siya. May hina na ng signal. DJ, tayo hindi na nagsasalita yun. Oh, pag off cam siguro, baka magsasalita na yan si Madam. So good luck na sa inyong dalawa. Wanted, sweetheart. Sige, thank you, DJ. Bye-bye. Okay, thank you, bye-bye. DJ. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart.